Assalamualaikum. Narito na ang balita sa Bangsamoro. Tampok ngayong araw ng Biyernes, 15 sa buwan ng Oktubre 2021. Sa ulo ng balita sa Bangsamoro. Bangsamoro sa Metro Manila nakatanggap ng tulong mula sa BARM government. MBHTE nabigay ng learning continuity plan equipment and materials sa 29 na paaralan sa Cotabato City Schools Division Office. At BFMILF sa Lamitan City humiling sa UNIPAD upang alamin ang estado ng normalization track. Sa detalye ng balita sa Bangsamoro. Bangsamoro sa Metro Manila nakatanggap ng tulong mula sa BARM government. Narito ang report ni Johanna Madidis. Malugod na tinanggap ng mga Bangsamoro sa Metro Manila ang tulong mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng tanggapan ni Office of the Senior Minister Abdul Rauf Makakua sa pamamagitan ng pag-aproba ng tanggapan ni Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Sa panayam ng BMN kay Ustads Abdul Hadi Dagit, Presidente ng Federation of Bangsamoro Coordinating Council of the Philippines o FBCCP, ibinigay ang 1,000 sako ng bigas na ayuda mula sa BARMM kahapon na 14 ng Oktubre sa mga Bangsamoro sa Metro Manila. Ang mga area na nakatanggap is Maharlika in Taguig City, Baseco in Manila, Tanangsora in Quezon City, sa Paranaque area, tapos meron tayo sa Pasig area, yun yung sa Metro Manila, tapos sa Muntalbal Rizal, at saka yung sa Taytay Rizal. Meron tayo sa Cavite, sa Paliparan Cavite. So yun yung mga areas na naambunan nung ayuda na yun nang galing sa BARM. Nakapagbahagi rin ng 30 sako ng bigas sa mga Bangsamorong residente ng Paranaque kung saan personal na tinanggap ng kasalukuyang chairman ng Muslim Consultative Council Chairman Masdal. Ayon pa kay Dagit, kabilang sa nabigyan din ng ayuda ang ilan pang mga aktibong Bangsamoro organizations sa Metro Manila. Ang mga organizations na nakatanggap ay of course yung UNIPAD, yung United Youth for Peace and Development. Tapos yung under nito na Umahat at saka yung Nurul Salam, NCR. Meron din mga organizations na iba pa na nakatanggap sa Quezon City, yung Organization of Muslim Iranon Incorporated. So yun yung mga tapos yung Filipino Women's na organization ng mga kababaihan na under naman ng UMI yun. Sinabi din ni Dagit na lubos ang kasiyahan ng mga Bangsamoro sa labas ng BARMM dahil hindi lamang aniya nakikita sa Facebook ang nakapost na ayuda mula sa Bangsamoro government dahil umabot na sa kanila. Masayang-masaya sila dahil hindi nila inaakala na sa layo ng BARM ay makakarating pa dito yung ayuda na ipinamimigyan ng BARM. Akala namin sabi nila ay hanggang Facebook lang ang makikita natin na ayuda ng BARM. Ay yung pala sabi nila, pwede pala tayong aabutan dito. Bilang pagpapatunay sa kasiyahan ng mga Bangsamoro sa Manila, ay naghayaga si Chairman Masdal ng pasasalamat sa natanggap na tulong mula sa BARMM government. Aniya, kung hindi dahil sa pagmamalasakit ng BARMM, ay hindi makakarating sa National Capital Region ang naturang ayuda. Dagdag pa niya, isang palatandaan na ang BARMM ay hindi sila nakaligtaan kahit na nasa Metro Manila sila nakatira. Una sa lahat, punong-punong papasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa mga kasalukuyan namumuno sa ating BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dahil sa kanilang walang sawang pagmamalasakit sa lahat ng mga Bangsamoro, maging sa Bangsamoro doon sa BARM, o di kaya yung mga Bangsamoro dito sa outside of BARM. Si Dagit ay nagpaabot din ng pasasalamat sa Office of the Chief Minister, sa Office of the Senior Minister, MBHTE Minister, at sa lahat ng tumulong sa kanila para maiparating ang ayuda mula sa Bangsamoro government. Nang una, nagpapasalamat tayo sa
ating pagalang-galang at butihin Chief Minister ng Bayom na si Ahud Ibrahim, Alhaj Murad Ibrahim, at of course sa Senior Minister na si Dr. Rauf Macacua, sa Ministry ng sa Minister ng Ministry of Basic Education, Basic Higher and Technical Education na si Wagi Rikbal, at saka yung mga iba pang mga tao na nasa likod nung pag-realize nitong hinihingi ng mga Bangsamoro outside the core territory o Bayom dito sa Metro Manila. So maraming salamat sa kanilang lahat, at higit sa lahat na pinapasalaman natin of course ang Allah na siya ang gumabay sa lahat upang matupad at may patupad yung hangarin na yun na hinihingi nung mga Bangsamoro dito sa Metro Manila. Para sa Balita sa Bangsamoro, ako si Zuhana Manidis. Narito naman ang report ni Datumin Eskak. MBHTE namigay ng Learning Continuity Plan equipment and materials sa 27 na paralan sa Cotabato City Schools Division Office. Namigay ng Learning Continuity Plan equipment ang Minister of Basic and Higher and Technical Education o MBHTE sa 29 na paralan sa Cotabato City School Division Office upang matugunan ang pangangailangan ng mga programang pang-edukasyon. Ito ay ginanap nitong araw ng Huwebes dito sa lungsod ng Cotabato City. Kabilang sa ibinigay ng MBHTE ay computer, desktop, digital duplicators, bond paper, teacher's kits, elementary books, flashcard at water bottles. Kasama ito sa paghahanda ng MBHTE para sa patuloy na pag-aaral, gayon din ang maayos na serbisyo ng ministry sa lahat ng school division kahit na pahirapan pa rin sa panahon ng pandemya. Ayon kay Minister Muhagir Iqbal, siya ay umaasa na ang lahat ng nabigyan ng naturang mga kagamitan ay mapakikinabangan at magsilbing tulong sa kanila. Sinabi naman ni Deputy Minister Haron Miling na humingi siya sa lahat na gamitin na maayos upang ito ay tumagal pa at magamit ng mabuti ng mga mag-aaral. Ang MBHTE ay sinisiguro nito na ang lahat ng iba pang school division, kabilang ang special geographic areas, ay makatatanggap ng kahalintulad na school supplies at ibibigay umano ito sa mga paaralan sa lalong mas madaling panahon. Samantala, nagbigay din ng paalaala si Iqbal sa mga kaguruan, maging ito ay teaching at non-teaching personnels, na magsisilbi bilang frontliners sa May 2022 national local election na laging hindi partisan. Sinabi ni Iqbal na gumawa sila ng legitation section sa loob ng legal division upang magsagawa ng investigasyon, hearing at magrekomenda ng administrative sanction laban sa mga guro. Ang MBHTE personnel na mapatunayang nagkasala ng electioneering at iba pang mga paglabag sa batas. Sinabi rin ni MBHTE Minister Iqbal na gumawa ang kanilang tanggapan ng hotline and emergency response para matugunan sa mas madaling panahon ang pangangailangan ng mga guro sa kani-kanilang lugar. Para sa Balita sa Bangsamoro, ako si Datumin Nescar. Samantala, BF MILF Salamitan City humiling sa UNIPAD upang alamin ang estado ng normalization track. Humiling ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front o BF-MILF ng Lamitan City sa grupo ng United Youth for Peace and Development o UNIPAD Basilan Provincial Chapter para makapagbigay ng updates tungkol sa normalization track ng GPH at MILF Peace Agreement nitong linggo. Ayon kay Dr. Mumin Lamla, Provincial Chairman ng UNIPAD sa Basilan, ay personal umanong nag-request ang grupo ni Commander Rajan Abdurrahman, ang Deputy Commander for Military Warfare ng MILF BF 114th Base Command Basilan sa nasabing programa. Yung BF, MILF BF, Deputy Vice Commander Commander Rajan requested itong updates on normalization track. So, inshallah, we have done our part, giving them the right information on what really happening on the normalization. So, salamat naman, nagpasalamat naman sila na sa pagbigay natin ng information,
na alam nila kung ano talaga ang nangyayari. So, actually bro, they receive a negative feedback, but then, with the help of UNIPAD and National for approving this activity, nabigyan natin ng ginaw yung mga negative nila na information dumating sa ground. Nais lamang umanong alamin na mga miyembro ng BIAF ang kasalukuyang estado ng usaping pangkapayapaan, lalong-lalo na ang normalization kung ano ang estado nito. After yung sa kanila lang, gusto nilang hinawin kung ano yung talagang nangyari sa in the part of the government side and in the part of our side. Sabi ko walang kwan yan because of the pandemic. Kaya nga naantala itong implementation of the peace process, especially on the normalization track. Kung nasa natural way, yung walang itong pandemic, siguro tapos na yan. Yung defers and all the phases. Pero ang nangyari, because of this pandemic, so hindi makagalaw, lalong-lalo na yung barn at saka yung mga leaders natin sa MLF. So, accepted yun bro, yung mga reasons natin. Wala naman masyado yung sinasabi nilang ay narinig tayo na ganito, ganyan, yung negative feedback. Wala naman. Sinasabi nila, and sa kanila, they can wait. They can wait up to the last breath. Dagdag pa ni Lamla na mahigit 100 BIAF ang dumalo sa pagtitipon at magpapatuloy pa ang gagawin nilang orientasyon sa hari ng BIAF MILF kasama sa mga speaker sa programa si Professor RG Sarco na official din ng UNIPAD. More than 100 BIAF combatants bro, and it was held in Baas, Lamitan City. Maybe by next week, kung hindi itong kuan hindi masyado, shall we say, na stricto yung pagpatupad ng GCQ dito sa Basilan, we will continue the program of updates to the to our BIAF, MILF BIAF in the ground para alam nila kung ano talaga ang proseso ng BIAF. It should be for them na yung normalization track, especially towards the security aspect, bro. So, inshallah, we will be continue this advocacy, the updates on the normalization track sa susunod na this coming Sunday, bro. If this will be granted, inshallah, we will be going to the other BIAF command sa Pakisong, inshallah. Bago pa man humiling ang BIAF sa Basilan ay matagal nang ginagawa ng UNIPAD ang community work nito sa iba't ibang chapter ng UNIPAD patungkol sa pagbibigay ng updates sa Bangsamoro Peace Process. Yan po mga ka-network ang ating mga naitampok na balita sa Bangsamoro. Manatiling umantabay sa mga susunod na balita sa Bangsamoro mula Lunes, Miyerkules at Biyernes. Para sa balita sa Bangsamoro, ako naman si Tu Alid Alfonso.